Nakumpiska mula sa dalawang lalaki ang matataas sa kalibre ng mga armas at pampasabog sa isinagawang buy-bust operation ng pulisya. Ayon sa PNP, tumataas na naman daw ang demand sa mga armas dahil sa nalalapit na eleksyon. Tinutukan niya ni Marisol Abdurahman. Ilan lamang ito sa mga high-powered firearms na nakuha ng Southern Police District sa magkasunod na operasyon sa buy-bust operation ng Huwebes ng gabi. Ayon sa NCRPO, nasabat ang isang shotgun, M203 grenade launcher, mga magazine na puno ng bala, pampasabog at iba pa. AK-47. Ano mo ba itong scope lang? Ito lang ha? 50. Hindi ba mababa ng 80? Arestado ang suspek na si Nicole John Jerusalem. Sa follow-up operation naman noong Biyernes, nahuli ang umano'y kasama ni Jerusalem na si Bruce De Leon na nakatakas noong una sa buy-bust sa Taguig. Ayon sa NCRPO, nakuha sa kanya ang isang Bushmaster Assault Rifle, caliber 38, mga bala at iba pang gamit. If you remember the operation when I was still with the CIDG, malapit na rin po yung election that was 2019. Okay? Talagang naglipa na po to. Kasi yung demand is very high. This could be used by the organized crime group or the private armed groups, lalong-lalo na sa kanilang criminal activity. Pwede rin daw itong gamitin ng communist terrorist group. Sino ang sumusuporta sa communist terrorist group? Bakit sila nakakabili ng mga firearms? Ayon pa sa NCRPO, posibleng galing sa mga chinop-chop na baril ang mga nasabat na armas na hawig daw sa mga armas na kanilang na-recover noon sa Marawi. Ihiwalay ko lang yung buo rito. Ihiwalay ko yung buo rito. Yung buo rito, another firearm ulit. We have this kind of firearm that were recovered right in Marawi. The same signature. Nakakulong na sa SPD ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at iba pa. Kasi nyo na ko yung mga baril? Yung abogado na lang po makakausap mo. Pasensya na po. Kano matagal na kayo sa gantong babae? Hindi po. Kano po kayo katagal sa ganito? Iisang grupo lang kayo. Tukoy na raw ng NCRPO ang posibleng source ng mga nasabat na baril. Gayun din ang iba pang miyembro ng grupo, pero hindi na muna sila nagbigay ng impormasyon habang patuloy ang follow-up operation. Marisol Abdurahman, Nakatuto, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita, kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.